Okay, good day, Dreamers ni Mayang. So, pag-uusapan natin ang tiny house or design ideas na to. Sa nasabi ko po, ito po ay mabisang bahay against sa mga bagyo. So, explain ko po sa inyo yung characteristic ng bahay na to. So, ang bahay na po nito is may mga concrete canopy. Yan, sa mga openings, windows at saka sa pinto. Okay? So kapag ulan, ang concrete canopy mo po ang magiging atip niya. Okay? Kasi nga gumamit ako ng parapet. Wala po siyang makikita. Hindi mo makikita yung atip niya. Kumbaga. Okay? So ang atip niya, yan, nakatago sa parapet. So, kapag may malakas na hangin, didipinsahan ang parapet wall yung atip mo. Okay? Now, kapag uulan, tatagos dito ang tubig. Pagdating niya dito, i-hold ng concrete canopy at saka, importante po ang concrete molding. Okay? So, ibig sabihin, hindi po papasok basta-basta ang tubig. Okay, so ito po sa baba, ito mga ano, plastered molding, pwede nyo po lagyan ng stone bricks. So, depende po yan sa inyo. Okay, so iikot tayo. Yan. So, hindi na po na tayo naglagay nito ng concrete canopy kasi nga, naka-overhang po yung atip. Okay, yung pinto, naka-concrete canopy. So, naka-concrete canopy. At saka grooving. Dagdag na rin to sa accent ng design. Okay. So, alam naman natin na yung grooving nakaka-prevent po ng cracking sa wall. Okay? Next. Windows. Mas mabisa po daw gumamit ng PVC window kaysa sa aluminum. Kasi daw, yung aluminum window, pag may malakas na hangin, maingay. While itong PVC, kahit malakas yung hangin, hindi po siya maingay. At saka, yung glass ng PVC, thickness niya, makapal. Kumpara mo dun sa mga shop made ng aluminum, hindi po masyado makapal. Ito po, makapal. So, may nakita akong brand ng sliding window na makikita mo sa market, may presyo ko po. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Okay? Next, pasok po tayo sa loob ng bahay. So, ang bahay po ito is tiny house lang po ito. Okay? Hide natin to. Hide. So, ito po yung floor plan niya. Okay. Area 6.5. Yan, 6.5. Ito naman. 4.5. Okay? May isang kwarto lang at isang banyo. May kusina naman, pero yung dining at saka living niya halos magka-combine na. Medyo may kaliitan lang. Kasi nga yung design ko is tiny house lang. So, gusto ko lang naman i-compute kung magkano aabutin ang bahay na to. Next. Explain ko sa inyo yung floor plan pagpasok niya. Dito siya sa living room, sa dining. Dito, pwede mo ilagay yung TV. Okay? Importante na pagpasok mo ng bahay, may exit ka. Okay, pangit kasi yung pagpasok mo, wala ka ng exit. Isa lang yung pinto. So, naglagay po ako ng pinto pag-exit. Okay? Bintana. At saka bintana. Ang hangin, ibig sabihin, pag may hangin papasok dito, nag-rotate siya palabas. So, maganda po ang planong ito. Same din sa kwarto. May dalawa pong bintana. Importante sa pagpaplano ng kwarto, ang bintana. So, kapag may papasok, dapat meron kang ilalabas bigla. Okay? Pasok dito ang hangin, ikot, labas. Ito, pasok hangin dito, ikot, labas. Okay?
Huwag yung isa lang bintana. Pagpasok ng hangin, ikot, ikot. Matagal po siyang lalabas hanggang hindi po napupul yung hangin. So, mas maganda dalawang bintana. Next, yung banyo. Yung banyo, ang sukat po nito medyo may kaliitan. 1.8 by 1.6. Mas maganda 1.6 to 0.4. Okay, pero sabi ko nga kanina, tiny house lang po ito. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung presyo na. So ito po yung windows na sinasabi ko na mas maganda gamitin kaysa sa aluminum casement. Okay, so may presyo po siya. Brand name niya, Buena Vista Windows. So, na-try ko na po to at masasabi ko po maganda. Okay? Presyo ng 1.2 by 1.2 for 350. So, makamit po tayo picture nito. Yan. Yung liit. Tag 2,700. Yung 60 by 60. Ito naman, 1.2 by 1.2 for 350. Okay, yung case nito eh. And, yung mga presyo niya. 4050, 1.2. Okay. Yan. Ito, malaki. Gagamitin natin ito. 1.2 by 1.6. So, gaya nga sabi ko, yung aluminum versus most PVC, mas silent po ang PVC. Wala pong ingay. Pag malakas yung hangin, hindi po siya nag-iingay. So, parang safety ka. Okay? So ito po yung cover page. So makikita natin dito kung magkano abutin yung labor materials ng bahay. So ito po yun. Yan, 2 earthworks, dito na po to. Hindi po dito kasama yung roof drain at saka catch basin. Okay? Pero kasama po dito yung sanitary bolt. So kapag nagpapa-estimate ka, always nyo po isama yung septic bolt. Okay, hindi po kayo makakapag-CR, makakapag-banyo kung wala po to. Okay. So, total cost ng bahay is 522,808.08 centavos. So, detail estimate tayo. Site works. Site clearing, grabbing. 20 square meter lang yun. Site layout, 30 square meter pa rin yun. So, earthworks. Foundation, wall putting. So, huwag kalimutan yung wall putting ninyo. Ang wall putting po, yun po ang magkikery ng bigat ng pader ninyo. Okay? Next, gravel base. So, nakakompute po ito. Embankment. Concrete works. Yung mga buhos. Ito po, foundation, column, flooring, lintel beam kasama. Beams. Okay? Lahat po ng poste natin, ito lang po. Flushing type. Next, bakal. So, anong mga bakal gagamitin natin? Sa foundation, gagamit po tayo ng 16mm. Sa wall putting, gagamit po tayo ng 12mm. Tatlong 12mm ang computation ko. Then, column, 16mm. So, may 10mm na ties. Lintel beam naman, gagamit po ako ng dalawang 12mm na may stirrup na 10mm. Beams, kasi nga one story ito, gagamit lang po tayo ng tatlong 12mm saka stirrup na 10mm. Ito po yun. So total number of 16mm na gagamitin is 37. Poste, foundation. Okay? 12mm naman sa lintel beam at sa mga beam. Then, mga support niya, 10mm, ties at saka stirrups. Okay, next. Ilang hollow block ang gagamitin? Ito po yun. 1,227 na hollow blocks. Okay, presyo niya 15 pesos. Kasi machine-made yung computation ko. Kung ayaw po niyo yung machine-made kasi mahal, ang presyo po nag-range ng 10 pesos to 12 pesos. So, mas maganda, piliin mo na lang yung machine-made. Mas matibay po ang machine-made kaysa sa handmade. Okay? Plastering, concrete molding kasama sa computation. Ito, roof framing. Anong gagamitin natin sa framing? Gumamit po ko ng C-Firelines pa rin.
50 by 150 by 6 meters. Then 3 length lang. Si Carlin's 50 by 100, 9 length. Okay, next. Roofing. Anong roof na gagamitin natin is rib type. Okay. Presyo ng rib type ko, linear meter, 300 pesos lang. May mas mababa pa nito, may mas mahal din. Next, ceiling. Anong ceiling gagamitin? Fiber cement na ang brand is Hardiplex. Ang presyo sa market, 350 pesos. Then, metal paring. Okay? Metal paring yung ginamit ko. So, ito po yung mga presyo ng metal paring. Ang kering niya, ang wall angle niya, blind rivets, concrete nails, then, shop mid ceiling vent. Okay? Importante po to sa labas ng bahay. Ventilation po to sa loob ng ceiling mo. Okay? Para hindi po to mabibiyak. Next, punta po tayo sa cabinetry. Gumamit po ako ng 3-port marine plywood. Ang presyo ng marine plywood, 1,200. May kadalasan, mas bababa pa sa 1-2, pero quality, hindi ko po alam. Mas maganda itong 1-2, mas mahal, mas maganda. Next, artisan IPA, gumamit din ako ito. Tiles. Ito, tiles 60 by 60. Ang presyo, 135. May mas mahal pa nito. At may... Pero sa tingin ko, mababa na ito, 135. Na-try ko na ito, maganda. Okay? Next, kitchen area. Yung kitchen top natin, gagamit ako ng 600 by 600 kasama ng wall, 6 na piraso lang. Presyo, same pa rin, 135. Sa comfort room, gamit ako ng 60, same pa rin. Doors and windows, mahogany panel door ang gamit ko, presyo, 35. Okay? Plastic door yung ano, yung pito sa CR. Ito, window, na ipakita ko sa inyo yung presyo kanina, 6820, dalawang piraso. Yung isa naman, 1.2 by 1.2, dalawang piraso, presyo, 4,320. Ito, sliding window sa, ano, sa banyo, presyo niya, 36, isa lang. Painting works. So, sa painting works, masonry works, 59,000. Sa mga pinto naman, pagpipintura, gagasto ka ng 10,000. Kasama na po yung labor materials. Electrical works, mga wiring, mga outlet, lahat-lahat na magagamit ng electrical, umabot po siya ng 27,000. Ang labor, may chances na mas mataas po ito. Okay? Pero may chances din na bababa po to mga presyo. Okay, depende po yan sa area nyo. Then, plumbing works. Gumamit po ako ng PPR. Okay? Di na po ako gumagamit ng GI. Then, ito may presyo na. Ito. Ito sa water pipes, 13,000. Sanitary. Sanitary, 11,000. Sa CR po ito, ah. Next, water closet. 5,500 yung presyo ko. Lavatory niya sa water closet. Sa, ano, sa banyo, 3,500. Okay? Packets po talaga dito, water closet at saka lavatory, nasa 10,000 sa market. Okay. Next, kitchen sink. Importante ito. Pinakamura na po ito. 3,500. Yung quality, ah. May mabibili ka na nasa 1.8, pero hindi naman po yung quality. Okay?